Guys, so empleyado ka ba katulad ko? Yun, ang para sa iyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang salitang awol. Absent without leave. Kung ikaw ay isang empleyado, dapat malaman mo to. Hindi lang malaman, maintindihan. So bago yan, so pakibigay naman like and comment kung meron kang katanungan regarding sa topic na to, awol. So ngayon, maraming nagdi-discuss na mga attorney sa salitang awol. Napakalalim na definition dito bilang isang empleyado. Aalamin natin kung paano tayo makaiwas sa awol. Yun. Kasi mabigat po ang parusa na kapag hindi mo naintindihan ang salitang awol at unconsciously na violate mo, maaaring kinabukasan, pagising mo, wala ka ng trabaho. So kaya samahan niyo akong intindihin at para maiwasan natin itong awol. At never mind, huwag kayong matakot. So basta may ideas ka, safe ka. Yung guy. So, relax naman. So ano nga ba itong awol, no? Base sa aking pag-research at sa guideline ng DOL, ang nakasulat doon ay matatawag ang isang empleyado, awol, for 30 working days, absent without leave or without permission sa kanya, HR, immediate superior, o kung sino man dapat pag-alam. Iyon ang matatawag na awol. Okay? So, take note muna doon sa 30 days. 30 working days. Okay. So, ito naman ay madalang kapag 30 days, no? Maraming empleyado dyan. Kaysa isang araw lang naman. Isang araw absent. O naging habitual absence na tuwing sumasakit ang tiyan, tuwing sahod, sumasakit ang kung ano pa, pag nalasing, nag-aawol. So yung guys, ay kapag nag-absent ka, intindihin mo natin niya, yung awol, absent without, yung W-O without leave. So dalawang klase ang pag-absent. Isang authorized, unauthorized. So, yung unauthorized, kapag ikaw ay bigla ang nag-leave na wala ng dahilan or hindi sapat ang dahilan, ay yun ay papasok sa awol. Even isang araw. So, paano nila papasok yung matanggal ba ako kapag matanggal ba tayo kapag awol ang kaso natin sa isang araw lang o dalawang araw, tatlo. O ito ang paliwanag, kapatid. Kinig ko maigi. Kapag pa sa isang araw lang, dalawa o tatlo, or every Friday ka lang, every sahod kang nagka-awol o nag-a-absent, o kaya tuwing nalalasing ka, sumasakit yung tiyan mo, iyon ay papasok sa awol. True? O bakit? Kapag naging na-establish nila yung tinatawag na habitual. Habitual absent without leave. So, awol na yung kapatid. Siguro naman isang buwan, isa lang, or dalawa. Hindi na siguro halata yun. Pero kung isang linggo or 15 days, tatlo, dalawa, so, sa isang taon, mga makaapat ka, okay na yun. Kasi meron naman tayong tinatawag na leave talaga sa isang taon, di ba? Yung SIL, Service Incentive Leave. Wait, kung may mga lakad kayo, o kaya napuporkas mong magkasakit ka, kasahod, pwede mo namang i-file yun ng leave. O di, hindi ka na magiging awol. So ngayon,
ano naman, kasi papasok dito yung absent without leave kapag hindi mo napatunayan. No? Bawa, ang rason mo ay emergency. O yun, common yun, emergency. Kapatid, ka-employee, sa pagyong pag-unawa, i-share ko lang sa'yo, ang tinatawag na emergency ay between life and death. For example, wag naman sana, na-hospital ka or yung immediate family mo or kasama mo sa bahay na wala talagang ibang mag-asikaso kundi ikaw lang. So, sa una, iyon ay papasok, siyempre tatawag ka muna nun. Iyon ay papasok sa absent without leave, pansamantala. Kapag bumalik ka na sa office, ay ipapaliwanag mo yan kung kailangan lang, kung hindi sila maniwala sa'yo kasi nga nagiging bugos mo na. So kung na-hospital, bigyan mo sila ng proof, picture, hindi naman masyado maigpit, or prescription ng doktor, or any document na magpapatunay nagkaroon ka nga ng emergency. Yun ah, malinaw yan. So, hindi porque nagkaroon ka ng emergency, automatic approve na yon. Iyong mga dokumento, isasubmit mo yan doon sa humihingi, o it's Armanyan, o kung sino mang Ponso Pilatong naghahanap sa'yo, na ayaw kang paniwalaan. So, i-evaluate ngayon yan. Kung malakas naman yung, totoo naman yung sinasabi mo, so hindi na ngayon yung papasok sa AWOL. Approve. Okay. O di, ano na yon? Pamasok na yun sa absent with permission. So, hindi na yon AWOL. So, yung kasong AWOL, na-delete na. Ayun guys, ha? Sana malinaw sa inyo mga kapatid, ka-employee. So, ito, kasi mag-ingat tayo kasi habang ngayon ikaw ay natutulog, baka bukas, iba na pwesto mo kasi ang kaso mo isang araw lang AWOL. Or habitual na pala yung pag-a-absent mo kasi tuwing sahod, tuwing Friday, or naka-pattern yung absent mo. So, pasok yun sa AWOL. Grounds for ano, termination. So, pag na-establish yan, gross neglect. So, termination ang kapalit niyan. So, ihihearing ka na ngayon, bibigyan ka ng notice to explain, tapos hearing, kapag hindi mo maigi na justify, termination ang katapat, ang susunod. So, iba na ngayon ang pagising mo, iba na ngayon yung environment mo, wala ka ng trabaho. Pero kung alam mo yung basic sa AWOL, hindi ka ma-charge. Okay? So, sana malinaw yun ha, mga kapatid. Absent without leave AWOL. O kahit pala pa sa isang araw lang kapag naging habitual, ay papasok yan sa termination. O, yan ngayon ko lang din nalaman no, sa aking pag-resort. Kasi ang dami-dami kong pinuntahan. Pero sa government or sa DOL, ang basic talaga requirements ng AWOL ay 30 working days without permission. Continuous niya, iyon ang AWOL. So, papadadalahan ka ng letter, sunod nun, termination kita. So, yun, AWOL sa kanila. 30 days, matik yun. Okay guys, so hanggang dito na lang ang ating pag-uusapan regarding sa AWOL. No? My name is, hindi pa ako kilala, police ako kung first time ka sa aking channel. At hangin naman ng likes and subscribe. Alam nyo guys yung mga subscribe nyo and like, ayan po yung nagpapalakas sa video. Kapag marami pa kasing comments yung video at maraming like, or share. So, yung video ay napupunta sa kabila.
Kung napapansin mo kung nag-YouTube kayo no, sa kabilang banda kanan, yun ang tinatawag na recommended video, nire-recommend po yan ni YouTube. Kaya kung sinusuportahan nyo ako, yung YouTuber na nakapakinabangan nyo, no? So baka pwedeng i-likes nyo, good comment, please, at share para lumakas yung video niya. Siyempre lumago. Siyempre kapag nawala yung channel na yan at tinamal kasi hindi naman sumasahod, ano mangyari? So hiwalay ang parurupungan niya, di ba? So I think naman, kayang-kaya naman natin gawin niya. So thank you for watching. My name is Pulisya ko at muling nagsasabi, hindi lahat na criminalistic ay nagpupulis. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching.